Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. So ngayon po ay gabi ng ating pananalangin at purihin ng Lord. At sa unang pagkakataon pong ito ay nagkaroon po tayo ng video recording ng ating pong mensahe. Nang sa gayon, bago po tayo manalangin ay magkaroon po tayo ng salita ng Diyos na magpapalakas ng ating pananampalataya. Pero ngayong gabi, bago po ako magbahagi, meron po akong isang tanong sa inyo. Ano po yung nagbibigay ng comfort sa iyo? Ano po yung nagbibigay sa atin ng kaaliwan? Kapag ikaw po'y dumadanas ng problema, o ng pagsubok, o ng takot, o kabagabagan, ano yung nagbibigay sa iyo ng comfort? Ano ang nagpapakalma sa iyo? Meron ibang tao, sabi nila, meron silang comfort food. Meron ibang tao, sabi nila, kapag sila'y nagpunta sa mall, ay nawawala yung kanilang, nako-comfort sila. At yung iba naman ay nako-comfort sila kapag sila po ay nanonood ng movie. Pero ngayong gabi ito, na tunay nga alam ko, marami mga tao ngayon na nakakaranas ng mga kabagabagan, nakakaranas po ng mga takot dahil po sa naranasan nating pandemic o kung may pagsubok ang nararanasan ngayon, nais kong sabihin sa iyo na ang comfort na ating hinahanap ay available at pwede nating maranasan kung tayo po ay lalapit sa isang buhay at makapangyarihang Diyos. Alam niyo po, may isang pangyayari sa buhay po ni Pablo at siya po ang nagwika that our God is the God of all comfort. Sabi po ni Pablo sa aklat po ng ikalawang Korinto, mga talatang isa, mga talatang tatlo at apat, sabi niya, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God." So sabi niya, purihin ng Diyos ang Ama at ng ating Panginoong Jesus, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman natin ang mga nahahapis. Nung sinulat po ito ni Apostol Pablo, siya rin po ay nasa gitna ng maraming mga affliction. Siya po ay nasa gitna ng maraming kapighatian. Pero sa kabila po nito ay namutawi sa kanyang labi na sinabi niya, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ." Amen. Na he was in affliction and yet he was able to praise the Lord. And he acknowledged that our God is the God of all comfort. Alam niyo bakit kaya nasabi ito ni Pablo? Nais ko makita rin po natin ito. Nang sa gayon, kung ikaw man ay may dinaranas ng mga suliranin ngayon o meron kang takot na naramdaman sa iyong puso, ay maramdaman mo yung kaaliwan na nanggagaling sa Panginoon. Una, nabanggit po yan ni Paul dahil napatunayan niya na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Alam nyo, sa verse 9, mababasa natin, sabi ni Paul, "Para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay ng mga patay." Sinabi ni Paul na ang Diyos natin ay bumubuhay ng mga patay. So ano pong ibig sabihin nun? Kung kayang gawin ng ating Diyos na bumuhay ng mga patay, then masasabi natin na ang ating Diyos ay tunay na makapangyarihan. And nothing is impossible with God. Tunay na nakaka-comfort o lumalakas ang ating loob na kapag ating narinig na ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinananampalatayanan, ay Diyos na makapangyarihan at kayang gumawa ng himala. Pangalawa, ang Diyos natin ay masasabi natin God of all comfort dahil siya ay tunay at totoo sa kanyang mga pangako. Totoo siya sa kanyang mga salita, kaya naman ang kanyang mga salita ay ating maaasahan at mapanghahawakan. Ang mga salita ng Diyos ay ating mapagkakatiwalaan. We can rest on His promises. Kaya ang sabi po na Isaiah 55 verse 11, "Gayun din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. His words will not return to Him void or it will not return to Him empty. It will accomplish its purpose." Tunay na nakakapagpalakas ng ating loob na sa panahong ito na tila wala ng pag-asa, sa panahong ito na tila wala kang maaasahan, meron tayong mapaglalagakan ng ating pananampalataya at ito walang iba kundi ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. And finally, ang ating Diyos ay Diyos ng lahat ng kaaliwan dahil siya ay Diyos na mabuti. Mabasa po natin sa verse 10, sabi po ni Paul, "Iniligtas niya kami sa maligim na kamatayan at patuloy na iniligtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas." Alam niyo, kamuntik na mamatay si Paul kasama ang kanyang mga kapwa mananampalataya during that time. But our God is good. Dahil nung panahon yun, bagamat sila'y nasa bingit na ng kamatayan,
ay hindi pinayagan ng ating Panginoon na sila po ay mapahama, kundi sila po ay iniligtas ng Lord. Kaya ang sabi ng Lamentations 3:25, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Tayo na Kanyang mga anak, nananampalataya sa Kanya, kailanman hindi niya tayo pababayaan. Sa halip, patuloy niya tayong bubusugin ng Kanyang kabutihan. Because our God is good and His love endures forever. Amen? Kaya nusunod po ni Pablo ang mga talatang ito, siya po'y nasa mabigat na suliranin, pero namutawi pa rin sa kanyang labi that our God is the God of all comfort. Kailangan mo ba ng comfort ngayon? Lumapit ka sa Diyos. Kagaya ng isang batang nasaktan, kagaya ng isang batang natatakot, lumapit tayo sa Diyos. At tiyak na tayo ay kanyang aaliwin. Tiyak na tayo ay kanyang palalakasin. Tiyak na kay pagagalingin ng Diyos kung ikaw ay mayroong karamdaman ngayon. Just keep the faith. And let's continue to declare that our God is the God of all comfort.